In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po muli dito sa Basilica at sa Manaoag. To prepare ourselves to offer this holy sacrifice to the Mass, we humble ourselves by recalling to mind our sins and shortcomings and be sorry for them. You were sent to heal the contrite of heart, Lord of mercy. Lord of mercy. You came to call sinners, Christ of mercy. Christ of mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us, Lord of mercy. Lord of mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, who sent your only begotten Son into the world to free the human race from its ancient enslavement, bestow on those who devoutly await him the grace of your compassion from on high, that we may attain the prize of true freedom. Through Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord God, the Holy One of Israel, O people of Zion, who dwell in Jerusalem, no more will you weep. He will be gracious to you when you cry out. As soon as he hears, he will answer you. The Lord will give you the bread you need and the water for which you thirst. No longer will your teacher hide himself, but with your own eyes you shall see your teacher, while from behind a voice shall sound in your ears. This is the way, walk in it. When you would turn to the right or to the left, he will give rain for the seed that you sow in the ground, and the wheat that the soil produces will be rich and abundant. On that day your flock will be given pasture, and the lamb will graze in spacious meadows. The oxen, the ashes that till the ground will eat silage tossed to them. With shovel and pitchfork, upon every high mountain, the lofty hill, there will be streams of running waters. On the day of the great slaughter, when the towers fall, the light of the moon will be like that of sun, and the light of the sun will be seven times greater like the light of 7 days. On the day of the Lord binds up the wounds of his people, he will heal and bruises left by his blows. The word of the Lord. Thanks be to God. Blessed are all who wait for the Lord. Blessed are all who wait for the Lord. Praise the Lord, for he is good. Sing praise to our God, for he is gracious. It is fitting to praise him. The Lord rebuilds Jerusalem, that is dispersed of Israel he gathers. Blessed are all who wait for the Lord. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He tells the numbers of the stars,
He calls each by name. Blessed are all who wait for the Lord. Great is our Lord and mighty in power. To His wisdom there is no limit. The Lord sustains the lowly. The wicked He casts to the ground. Blessed are all who wait for the Lord. Please stand. Alleluia, alleluia. The Lord is our judge, our lawgiver, our king. He it is who will save us. Alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus went around to all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness. At the sight of the crowds, His heart was moved with pity for them, because they were troubled and abandoned like sheep without a shepherd. Then He said to His disciples, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for His harvest." Then He summoned His 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Nakita natin sa Ebanghelyo ngayon, totoo yung kasabihan na in unity, there is strength. Ang Panginoon, siyang leader, at yung mga disipulo ay binigyan niya ng kakayahan na gawin ang nasa isip ng Panginoon na makatulong sa kanyang ministry. Binigyan sila ng kakayahan, magpagaling, magturo. Of course, sabi nga sa Bible, sa St. John, hindi lahat ng ginawa ni Jesus at mga apostoles ay pwedeng isulat na lahat-lahat, i-contain, especially yung ginawa ng 12, partly na merong mga story, bawat mga apostoles, no? Kung anong nangyari sa kanila. Ngunit, andoon yung, sabi nga, kakayahan, sapagkat ang Diyos mismo, ang Panginoon mismo, ang nagbigay sa kanila ng kakayahan. Bakit kasi sinabing in unity, there's strength? Kasi isa yung vision nila, no? Yung awa, malasakit na nakita ni Jesus at yun rin ang kanilang naramdaman. Kaya kuminsan, pag inisip natin yun, lalo na sa kuminsan, kasi mayroong mga tao na hindi makapaniwala o ayaw paniwalaan tungkol sa kanilang mga kakayahan. Totoo po yun, no? Kuminsan, gaya nga kuminsan, manalala ko, meron ako, noong 80s pa yun, matagal-tagal na yun, meron ko ng estudyante autistic, it seems na parang hopeless sa tingin na ibang tao, no? Alam niyo na autistic, kung ulit-ulit yung ginagawa. Pero sabi, but he has the right to live. Iyon ang naging estado niya sa buhay. And later on, nalaman na meron siyang malaking bakery. Oh? Nagkaroon siyang bakery. Paano nangyari yun? Kung isipin mo, kung i-connect mo yung pinagmulan niya hanggang ngayon, hindi mo mawari kung bakit ganun. Eh, sapagkat, siguro, may nag-chismis na, na-train siya, gumawa ng cake, gumawa ng mga pastries at yung naging specialty niya. Kahit yun lang, isang kakayahan. Ngunit, nakita niya. No? Nakakita,
ayun ko, kumuhay pa yung mga nung bata pa siya na nakakita na parang ganun lang itong batang to, walang mangyayari sa atin. Pero yung present na nakakita sa kanya, hangang-hanga. So yun ang kalimitan na hindi natin nakikita sa ating mga sarili. Bakit? Anong unang pumapasok natin? We try to compare with one another. Iyon ang pinakaunang mali ng tao. Isipin niyo, we are unique. Nag-iisa ka lang sa mundo. Merong kahawig, kapareho, pero in totally na ako at ikaw ay isa. Hindi. Kaya merong kaabilidad, merong kakayahan na ibinigay sa ng Diyos na malamang na hindi mo nasusuri ng gusto o baka hindi mo dinidevelop. Alam niyo kung sabi ka ng mga doktor, bakit yung mga nanay, kapag nanganak, ang unang ginagawa sa baby ay padidihin. Of course, sabi ng doktor, immunity, di ba? Pero hindi lamang hanggang doon yung connection, no? Yun ang isang misteryo na hindi may paliwanag na yung bonding, no? Nung bata at yung nanay, kung hanggang saan ay nandyan. Kaya maraming mga bagay na kumisan, sabi ko nga, kung tagang ang nasa isip mo ay puro self-pity, wala ka ng kakayan, iyon ang baguhin natin, no? Kasi kumisan, may nakita kong isang retired na teacher, wala na siyang gagawin kasi sabi ng doktor, may nanay ang kanyang puso, no? Hindi din pwedeng magpagod. So, hirap na hirap siya sa umpisa. What will I do? Hindi na ako pwedeng magturo. Yun ang buong buhay niya na ginawa. Naisipin niya, alam niyo kung ano, yung neighborhood nila, may mga anak o mga bata na hindi pumapasok. So, naglagay siya ng karatula. Kung kailangan yun ng babysitter, andito ako, I'm volunteering myself na serbihan yung mga bata nang walang bayad. So, doon nag-enjoy yung matanda. Nagluluto siya ng luga, ng merienda. Still, ang feeling niya, nasa classroom pa rin siya, no? Hanggang sa namatay siya, yun ang feeling niya, nandun ang puso niya, eh, no? So, napakasaya. Hindi niya na nalabanan niya yung hindi lang hirap yung awa sa sarili. Kasi karamihan, lalo tayong mga tumatanda, kung minsan isipin natin, parang useless na tayo. Kasi kinukumpare natin ang kakayahan natin sa mga bata. Hindi. Hindi natin kayang, sabi nga, parisan ang siduban. Intindihin mo lang nga yung sarili mo, no? Kaya ngayon sabi na yung mga bagay-bagay na nagigayat sa ating volunteerism, mga ganun. Unang pumapasok siya, kaya ko ba yan? May mapapalaba ko dyan? You try it, no? Wala namang masama kung gagawin mo yun. Kasi ang pagtawag o pagsagot sa tawag na ang sa tingin mo ay para sa kabutihan ng iba, hindi na lang sa kabutihan mo, baka nandun ang puso mo, ano? Magkaroon na ka ng saya o kahit na yung konting experience, yung panahon na yun, dadaladalihin mo habang buhay. At siguradong, kaya nga iba, sa sinasabi ko, pag so depressed, no? So stressed, isipin mo yung nakaraan. May mga bagay sa nakaraan na nagbigay sa iyo ng saya. Kahit kukunti, kahit katiting, kahit kamutik mo ng kalimutan. Ngunit kapag naalala mo yon, ayan, at least mabibigyan ka din sigla. Hindi ka basta-basta patatalo, no? Hindi ka palulunod sa awa sa iyong sarili. Ay, yun ang napakahirap, lalo ka manghihina nun. Sabi nga, di ba? Sabi nga, tayong mga tumatanda, ang lagi sa ating sinasabi, kailangan pagkagising, joyful ka na, masaya ka na. Para sa buong araw, masaya ka. Ang isipin mo lagi, yung mga ginagawa mo noon, hindi mo na kaya ngayon. So be it, no? Hanggang doon lang. Dapat alam mo yung kakayaan mo na pwede mong gawin. Sapagat talaga namang kahit sino, di ba? Hindi natin pwedeng ibigay kung wala tayo. Hindi natin pwedeng gawin kung hindi natin kaya. Yung mga imposible, okay? Ba't mo gagawin yun? So, ang gagawin mo, yung ayon sa iyong kakayaan lang. Yun ang napakalaga. Kaya doon,
muli nating mananiriwa sa ating kaisipan kung paano tayo kaimportante na nilikha ng Diyos. That we are truly the image of God. Bakit yan tayong ginawang tao na imahin niya? Dahil doon, no? May kakayahan tayong gumawa ng mga bagay na hindi lamang kayaya sa Diyos, kundi talagang patungkol sa ating pagkatao na special creatures. Nasa paggawa natin ito, eh sabi nga, at least makikita natin ang Diyos, no? Makikita natin awa ng Diyos. Mararamdaman natin yung gaya ng sa gospel natin ngayon, pagmamalasakit ng Diyos. Sapagkat yung mga bagay na yun, lagi na sa channel sa utak natin saka sa ating mga puso. Wala akong taong pinanganak na manhid, no? Nag-aarte lang yan. Kumisyan, pasaway lang yan. Kaya nga, kumisyan, habang nanonood ako ng TV, natatawa ako, no? Nung panahon na, yun, ngayon pandemic, no? Yung Angkor woman, tatanungin sapagkat in-enforce yung wearing of face shield. Walang nakasuot. Tapos natakantaka yung Angkor woman. O ngayon, tinanggal na, laka naman ang suot. Of course, tama yung rason nila. Pag-iingat. Tama, wala. Ano, wala na mawawala. Tama yung rason. Bakit? Ngunit, bakit ganun? Dahil ba may camera o may ano? Yun. Mga bagay na kadalasan, tingin natin, nakaka-enjoy ba yun? O nagiging masaya ba yun? O sa ibang tingin ng ibang tao, kakulitan mo ka. Anyway, ganun ang nangyayari. Kaya sabi ko nga, ngayon sinabi ng Panginoon, no? Kapag ikaw ay gumalaw, lalo na yung ginagawa mo ay kaayaya, hindi man para sa iyong sarili, at lalong-lalo na para sa iba. Yun, napakagandang dating noon. Mabigat ang dating noon sa Diyos. Hindi na, sabi nga, hindi pinapalala sa atin ang sa ibang parte ng gospel. Hindi sapagkat tayo nag-iipon ng kabutihan. No, hindi. Parte na yan ng nature ng tao. Magpakabuti, maka-Diyos, makabayan, lahat na yun. Kailangan lang paminsan-minsan, busisiin natin, halungkatin natin, buhayin natin in case sa tingin mo, wala ka na doon, mo na kaya, no? So, you try your best how to find ways and means na hindi ka useless sapagkat wala akong useless na tao din sa mundo kapag ikaw ay namumulat. Ang iba nga, kahit na sa hospital na, naka sa bedridden na, hindi sila useless. Naalala ko yung minsan sa nung kami sa hospital sa UST, kala mo, walang silbi na kasi halos, of course, gumagalaw, nakapagsilita. Ngunit yung pinakita nilang tatag ng loob, na kahit na gano'n ang sitwasyon, gumaling man sila o hindi, hindi naalis yung tatag ng kanyang paniniwala sa Diyos. Of course, alam natin, may maganda mga mangyayari o gano'n talagang kung mangyayari, at least tanggap na nila. So, nagbibigay sila inspirasyon dun sa iba. Bakit magiging inspirasyon? Paano kung tayong mga ospital? Baka pwede bang ibang experience o ibang ipakita natin? No, hindi. Malamang na pareho. No? Ngayon, kung hindi ka nasanay sa ganong sitwasyon, na instead of inspiring others, but sisisihin yung iba. Hindi naman dapat sisihin yung iba sapat yung sakit mo ay ikaw, no? Kapabayaan mo siguro, nangyari sa iyo. Kaya, yan na, nandiyan na, no? So, yun ang mga bagay na pahalagaan natin sa buhay. Yun ang laging pinapaalala sa atin, no? Ang importante, yun nga, no? Sa pag-isipan natin mabuti na may dahilan. At talaga, totoo naman may dahilan ng Diyos kung bakit tayo ginigising sa umaga. At tinutulungan tayo sa pamamagitan ng ating mga paraan, kakayahan, na may magawa tayong mabuti. Huwag na tayong patalo sa mga
mga negative things. Totoo, nandyan yan, no? Lagi ang mga tuksong yan, tinutok sa tayo layo, pinapalayo sa atin. Ngunit kung matatag tayo, eh, merong mangyayari. Just in case, sabihin mo, failure kahapon, who knows, ngayon, oh, better tomorrow. Oh, yun lang ang mabuti natin gawin, no? Kaya hindi po nakakasayang na mamuhay sa mundo. Hindi tayo natatakot na balang araw, of course, aalisin tayo. Who knows, wala man nakakalam. And yet, sabi nga natin, pinapakinabangan natin ang bawat oras, araw, yun, na ibinigay sa atin, eh, kaya-aya. Alam natin, kaya-aya, sapagkat alam natin, tayo mismo, aware, no? Na ginagawa natin yun, sapagkat yun ang dapat, yun ang nararapat. Kasi kung anong nararapat, siguro naman kung matino tayo, gagawin natin, no? Doon tayo tinutulungan ng maigi ng Diyos kapag yung response na ginagawa natin sa ginagawa niya sa atin, eh lalong padadalasin yun, no? Naalala ko talagang sabi nila, ano, paano kayo makatulong? Eh, walang-wala kami. Maraming paraan para makatulong. Magdasal, ipagdasal mo, kumingan. Merong paraan. Ang important yan, sumagot ka sa tawag, hindi yung nag-retreat o hindi umiwas. Yan, yun po ang dapat natin katandaan. Ang pag-iwas, walang mangyayari. Ngunit kapag sinagot natin yung tawag, siguradong merong magandang mangyayari. Magsitayo po tayo. My brothers and sisters, God the Father has invited us to be His ministers to spread the good news of salvation. We pray for the grace to recognize the dignity of our mission and the necessary strength to carry it out. After its petition, we say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the Pilgrim Church may inspire people to renew their lives by faithfully bearing witness to Christ in word and deed. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That missionaries in foreign lands may be effective in bringing the gospel of salvation to all they meet by their witness of life. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That parents may communicate their faith to their children by the holiness of their life. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the sick, the elderly, the handicapped, the lonely, and the brokenhearted may feel the love of Christ through the care of their families and friends. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who have died may enjoy everlasting peace in God's presence. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. In silence, we offer our personal petitions and also include the intentions of this Mass. Heavenly Father, guide our faltering steps as we walk on your path. Help us in our struggle, encourage us in our doubts, comfort us in our pain. We ask this through Christ, O Lord. Amen. Please be seated.
Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you. Fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you. Fruit of the vine and work of human hands, it will become for us our spiritual drink. Blessed be God forever. Stand. Pray, my dear brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. May the sacrifice of our worship, Lord, we pray, be offered to you unceasingly to complete what was begun in sacred mystery and powerfully accomplish for us your saving work. We ask this through Christ the Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God, through Christ our Lord. For all the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mother longed for him with love beyond all telling. John the Baptist sang of his coming and proclaimed his presence when he came. It is by his gift that already we rejoice at the mystery of his nativity, so that he may find us washing in prayer and exultant in his praise. And so with angels and archangels and thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we proclaim the hymn of your glory, as without end we acclaim, Holy, 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 Holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. May hold it therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again.
Therefore, as we celebrate the memorial of His death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of His body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Lord, remember your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Socrates our Bishop, Videlis his assistant bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray. That with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the Blessed Apostles, with Saint Joseph, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs of eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Please stand. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to pray. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, may we be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. May the peace of the Lord be always with you. And with your spirit. We offer to one another the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Please kneel. D
This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Please kneel for the prayer for the elections. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. Let us pray together. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. From coercion, intimidation, violence, and terrorism. Deliver us, Lord. From dishonesty, lies, and all distortion of truth. Deliver us, Lord. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. Deliver us, Lord. From gullibility to the deceptive and blindness of perspective. Deliver us, Lord. From threats, intimidation, and perverse language. Deliver us, Lord. Let us pray together. Hear us, Lord. Hear us, Lord. That conscience may always be our ultimate norm. Hear us, Lord. That the common good may always be our highest goal. Hear us, Lord. That human dignity may be respected all the time. Hear us, Lord. That the poor and the weak may always have the priority. Hear us, Lord. That care for creation may never be ignored. Hear us, Lord. That solidarity may guide the path of peace and development. Hear us, Lord. That genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Hear us, Lord. Let us pray. Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen. Amen. Please stand. Let us pray. We implore your mercy, Lord, that this divine sustenance may cleanse us of our faults and prepare us for the coming feast. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Marami pong salamat sa pagdalo nyo at pakikisa sa misa at pagdalaw po dito sa Manaoag. Ingat lang po sa pag-uwi. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless us all, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Mass ascended, we go in peace. Thanks be to God. Prayer for the blessing of the sick. Hindi lamang po tayong nandito sa simbahan na humihiling gumaling sa anumang karamdaman o makaiwas sa anumang sakit. Ilakip na rin po natin yung nasa ating pamamahay, makilala natin na kailangan rin ipagdasal. Nakakarating po yan sa kanila bilang pagmamalasakit natin sa kanila. Pinapakinggan po yan ng Diyos. Maniwala kayo. Salamat po. Let us pray. God, our Almighty Father, by your blessing, you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters. Free them from all illness and restore them to good health through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ the Lord. Amen. Prayer for the blessing of the rosaries and other religious articles. Kung dala niyo po, ilabas niyo na lang. Huwag na po kayong umalis sa pwesto niyo. Lalapit na lang po mag-bless. Let us pray. In memory the mysteries of the life, death, resurrection of our Lord Jesus Christ, to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, oil, and other religious articles of devotion be blessed and be made holy in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.